So for today discussion, we have chapter 12, Romantikong Pagbisita, no, sa Japan, taong 1888. So to start, we have na tinatawag sa pinakamasayang bahagi ng buhay ni Rizal, ang kanyang isang kalahating buwan na pagtigil dito sa Japan mula Pebrero 28 hanggang Abril 13, 1888. So ito ay tinatawag no, na Land of Cherry Blossom, na kung saan isa rin si Rizal sa nabighani sa likas na kagandahan ng Japan, halugod-lugod na kaugalian ng mga Hapon at mga magagandang bantayo. Higit sa lahat, umibig siya sa isang Haponesa. No? Dito nga, makikilala natin ang tunay nitong pangalan no, na si Seku Usui o kanyang tinatawag no, sa ngalang Osei-san. Okay? So, to start, we have yung dumating si Rizal no, sa Yokohama. Dito, maaga no, na araw ng Martes, si Rizal ay dumating no, sa Yokohama noong February 28, 1888. So, tumigil siya sa Hotel Grande. Sa sumunod na araw, siya ay lumipat no, at nagtungo sa Tokyo, no, dito sa Hotel Tokyo. Tumuloy siya rito mula March 2 hanggang March 7 at siya ay humanga sa lungsod ng Tokyo sapagkat meron itong mataas no, na antas ng pamumuhay kaysa sa Paris. Malapad at malalaki ang mga kalsadang naroroon. Si Rizal sa Tokyo ay binisita ni Juan Perez Caballero na siya'y kalihim no, ng legasyong Espanyol at inanyanyahan siya ito doon na lamang tumuloy sa legasyong Espanyol. So si Rizal dahil matalino, kanyang tinanggap itong imbitasyon dahil sa dalawang kadahilanan. So upang makatipid daw siya sa kanyang gastusin kung tutuloy siya sa legasyon at pangalawa, wala naman siyang dapat itago sa mga mapangusik na mga mata na ng otoridad sa Espanyol. So, ng mga nakaraang parte na kung saan simula March 7, nilisan ni Rizal ang Hotel Tokyo nga at dito nga nagtungo na sa legasyong Espanyol at dito na siya ito nanirahan. So, naging mabuti sila magkaibigan ni Juan Perez Caballero. At dito nga, makikita natin sa pag-stay niya sa Tokyo ay merong karanasan siya na nahihiya siya no, dahil hindi siya marunong ng wikang Hapon. Ngunit sabi niya rin dito, hawig siya sa mga Hapon, ngunit hindi makapagsalita ng kanilang wika. So si Rizal, dahil nga isang magaling na tao no, na mabilis makapag-aral no, at matuto sa mga language o pagiging linguistic, dinaglaon no, siya ay nalaman niya kung paano rin magsalita ng mga salitang Hapones no, o Hapon dito sa lugar ng kanyang tinutuluyan. So, sumunod na bagay, meron din tayo mga bagay dito no, saan ay makita ni Rizal no, na pinag-aralan niya ang dramang iba't iba na meron dito no, na kanyang natukusan. Katulad ng drama ng Kabuki na meron tayo, sining ng musika no, kasama na ang judo. Ito yung art of self-defense na meron tayo. At kanyang binisita rin ang mga museo, libraries, galleries, shrine, at mga iba't iba pang sining na nabantayog sa lugar ng Japan. So, sa Rizal, si Rizal at ang Tokyo no, ng mga musikero ay nakita niya na isang beses na naglalakad sa isang kalye doon sa Tokyo no, malapit sa isang parke. At yung maganda ang hapong iyon ng tagsibol, maraming tao sa parke ang naglilibot-libot. So dito makikita natin no, na tumutugtog na itong mga musikero ng Tokyo no, ng obra maestra nila ng dakilang kompositor no, ng Europeo. So natapos ang handang pagtugtog no, ng banda at bumaba ang mga musikero at nilapitan niya no, ang mga taong ito nagtanong sa Tagalog na paisano, taga saan po kayo? Kasi dito na naking gulat na nung malaman ni Rizal ng mga musikerong ito ay nagtatagalog. So nagulat din ang mga musikero nang marinig si Rizal nung tinanong ang paisano, taga saan po kayo? So tinanong no, na ang mga principal na instrumento ay tinutugtog ng mga Hapon, ngunit sila ay tumutugtog no, ng mga sekundaryang instrumento. Sumunod na bagay, mga impresyon ni Rizal sa Japan
So, makikita din nito masusing tagapagmasid si Rizal na pinag-aralan niya ang buhay, kaugalian, at kultura no, ng mga tao rito. So, una, makikita natin no, ang mga tao dito ay merong ang kagandahan ng bansa, mga bulaklak, kabundukan, batis at magandang talawin. Pangalawa, ang kalinisan ng pagiging magalang kasipagan ng mga Hapon sa lugar na to. Pangatlo, nagaganda ang damit at simpleng halina ng mga Haponesa. Kaapat, kakaunting magnanakaw sa Japan kaya may iwasang bukas ang kanilang bahay kahit umaga o gabi. At sa silid ng hotel na ay maaaring mag-iwan ng pera sa ibabaw ng lamesa. Sumunod, dihira no ang gulubi sa kalsada ng lungsod bigay sa Maynila at iba pang lungsod. Gayun ba man, meron siyang hindi nagustuhan, ito ang transportasyong rickshaw no, na hinihila ng kalalakihan, hindi matanggap ng kanyang sensitibong kaluluwa ang ganitong uri ng pagtrato sa tao ng parabang inuupahan tulad ng isang kabayo. So, romansa o pakipag-romansa kay Osei San o kay Osei Ko Usui. So, dito, isang Hapon ng tag-sibol no, na kung saan si Rizal no, ay nirahan niya dito sa legasyon no, ng Espanyol at marunong no, na umilatis din siya ng isang mga maganda at kagandahang binibini na kanya nakikita. So dito nga naakit siya sa marangal na kagandahan at halina ng dalaga ng no, Osei Ko Usui. Ngunit di niya alam kung paano ito makikilala sapagkat si Rizal no, ay hindi ganun kadalubhasa nga sa pagsasalita ng ni Pongo sa kanilang lugar no, dito sa Japan. Sa kung kaya, nagtanong-tanong si Rizal nang makita niya itong babaeng ito sa kanilang hardinero kung sino itong babaeng dumadaan dito tuwing hapon sa kanilang gate. So nakita nga nila, no, ito, inabangan ni Rizal muli sa sumunod na araw sa may tarangkahan. Dito na sinabi ni Rizal no, na nagpakilala siya at kung paano niya ibinigay no, yung kanyang sarili dito sa babaeng si Osei Ko Usui no, sa kanyang pagpapakilala. So, titignan natin ano pang sumunod. So, ibigay niya kay Osei San ay isa sa mga maganda no, na nagustuhan niya sa pag-stay din dito sa Japan. So, ang dalawa ay nag-usap sa Ingles at Pranses kaya naihawan no, na ang sagabal sa wika. So, dito makikita din natin kung saan si Rizal ay kapwa sila ay maligaya sa piling ng isa't isa no, at si Rizal ay isang binatang na may 27 taong gulang manggagamot at ito, naglaawa ang kanyang pag-ibig kay Leonor Rivera dahil nga sa makipag-isang dibdib nito sa isang Ingles at biktima ng kawalan ng hustisya sa ilalim ng Espanyol. Si Osei San naman ay isang 23 gulang no, na anak na isang samurai na di pa nakaranas ligayang dulot ng pag-ibig. So, ibig sabihin, it is the first time of his boyfriend no, with Rizal. So ito yung nakipagkasundo dahil nga sa pares nilang interes no, sa kanilang kaugalian. So nakita ni Rizal no, ang quality ng isang babaeng hinahanap niya kay Osei San na kung saan ganda't bighaning kay hinanatag niya. Hindi katakatakang umibig siya rito, no, tinugunan naman siya ni Osei San ang nadarama ni Rizal sa kauna-una ang pagkakasundo. Tumibok ang kanyang puso para isang lalaking may dignidad, magalang, maraming angking talino. Sumunod, maraming bagay na kung saan no, na makikita natin sa kanilang pagsasama, sila ay nag-oobserba no, na magkasama sa mga paligid at pinapanood nila ang mga dramang kabuki. At ayun, pinuunawa rin niya kay Rizal ang kakaibang kaugalian ng mga Hapon no, dito sa kanyang pagtigil sa bansa ni Osei San. So, nung panahong ding iyon, inalok siya ng trabaho ng legasyon ng Espanyol. Ngunit, no, dahil sa pagmamahal ni Rizal dito nga sa bansa, naging malakas pa rin ang kanyang kagustuhan no, na tugunan yung kanyang gusto no, na may ahon no, sa kahirapan. At pangalawa, maalis no, ang diskriminasyon at pang-aalipin, pang-abuso ng mga Espanyol. Kung kaya't itong si Osei San no, ay naging isang bulan na naglaho lang din sa kanyang pangarap dahil sa tutuparin niya pa rin ang kanyang gusto na makatulong sa bansa.
So dito nga makikita natin yung letter na isinulat niya, no, sa kanya para ipakita, no, kung paano niya naman nagustuhan at paano niya din naman sasabihin na yung kanyang pagmamahal kay Rizal. So dito makikita, no, na inihahandog ko ang huling kabanata ng Taalarwan sa aking kabataan, no, na wala pang babae, ikaw pa lamang nagsikripisyo ng ganito para sa akin. Tulad ng bulaklak, no, ng chodi daw na naglalaglag mula sa tangkay, sariwa at buo ng walang nalalagas na dahon o di nalalanta. So dito rin, hindi sinabi niya, no, kailan kaya ako mga complex isang maluwalhating hapon gaya ng naranasan natin sa templo ng Meguro na kanilang isa sa mga naranasan ng pag-stay at pagbisita. So mga huling sandali, sinabi ni Rizal na paalam, no, para dito sa atin meron tayo, at siya uunahin niya na muna, no, ang kanyang pangarap para dito sa kanyang bayan. So sa kabilang banda makikita natin, no, na kung saan itong si Alfred Charlton, no, na babae, asawa ni Oseisan, no, na kung saan after nung isang taon, no, ng pagluluksa niya kay Rizal na namatay ng mga panahong iyon, ay siya nag-asawa. So noong 1897. So sa kabilang banda, so makikita natin si Alfred Chaldron na naguro ng kimika sa Pearson, Tokyo, ay namatay, no, noong November 2, 1915 at binigyan ng ordero ng merito ng bansang Hapon, no. So naiwan si Oseisan na tunay na ngalan, no, ay si Seiko Usui, at nagkaroon siya ng anak dito na si Yuriko. Si Yuriko naman ay nakapangasawa ng isang anak ng senador, no, na kung saan pangalan ay si Yoshiharu Takiguchi. So sa kabilang banda ulit, sige ng Charlton, no, o si Seiko Usui ay nakaranas din noong ikalimang digmaan at namatay ito sa edad na 80, na kung saan siya naman po ay namatay, no, dito sa parting iyon. So sumunod na bagay sa kanyang dawid, no, sa Pacific. So, sa kabila ng pagdurugo ng kanyang puso nga, at naging maganda rin ang paglalakbay pa rin ni Rizal patungo sa Estados Unidos, no, sa kanyang naranasan dito sa Japan. Kasi nga, yun sila nagtagal, no, ni Seiko Usui. So, for a short period of time lang, no, for a 1.5 month. So, isang araw, dito nga, lula na siya ng barko, nakilala niya ang isang mag-anak, no, na Turner, na kanyang may bahay na si Emma Jackson. So kanila ang mga anak at katulong sa Pangasinan. So isang araw lumapit sa kanya, no, ang isang anak, no, na matalinong batang tinanong nga si Rizal, no, kung kilala niyo ba niyo ang bantog na taga Manila na si Richard. Mabulol pang sinabi, no, siya po kasi ang sumulat ng nobelang No Limit Ang Heaven. Dito sabi ni Rizal, oo, iho, ako si Richard. Sagot nito ang binatang si Rizal sa anak ni Ginoong Turner. Dito tuwan-tuwa ang bata at kanyang natuklasan, no, na ito nga kanyang harap na siyang sumunod ng nobelang No Limit Ang Heaven, eh kanyang na nakasalubong. So kanyang binalita at pinuntahan ito sa kanyang tanay para sabihin, no, kasama ang isang Rizal, no, sa kanilang barko na sinasakit. Si Rizal at si Techo, makikita naman natin na kung saan parehas silang fighter, no, isang mamamahayag, nobelista, no, kampiyon ng mga karapatang pantao na pinalayas din ng pamalanga po tulad ni Rizal. Inilip niya rin lisanin, no, or palisin, no, ang Pilipinas tulad noon kanyang nangyari sa kanyang buhay, no, otoridad ng mga Espanyol. Mula doon, lagi na silang nagkakausap dahil nga palagi rin nag-iisa, no, itong si Techo dahil sa nipongo lamang ang kanyang alam na wika. So, kung kaya't wala siya makausap, no, na ibang pasayero. Nang malaman ni Rizal ang kanyang kalagayan, no, at dahil maalam siya sa iba't ibang wika, so kasama na ang wikang Hapon, kinaibigan niya ito at naging kasama niya, no, na sa paglalakbay. So magkapatid sila sa diwa, sina Techo, at pareho silang makabayan at nahigpit na kaaway na kawalan ng katurungan at tiranya. So dito meron silang pagkakapareho, no, na bagay na kung saan pwede nating ipagkumpara sa dalawang taong ito. So, kanilang parehas na pagkaka
ugali, no, ay valiant of patriotism, implacable foes ng justice and tyranny, men of peace using pens as weapons. So dito pinakita rin ni Rizal, no, sa kanyang istorya ng kanyang paglulakbay, no, ng kanyang magkaibigan, na-admire din, no, itong si Techo to si Rizal. So, sumunod na bagay, meron tayong pagpunta nila, no, sa kanilang pagpunta sa London, no, pagpunta doon sa kanilang patutunguhan, no, na lugar. So dito makikita din natin, no, yung kanyang diary pagbalik ni Techo nga sa lugar nila, no, dito sa Japan, ay nagsulat siya ng about tungkol sa kanyang talaarawan sa pagkilala niya kay Rizal. So ito nga, sinabi niya doon, no, na si Rizal na ay mamaya ng Maynila sa Pilipinas. At mayroong edad, 27 hanggang 29 na taong gulang, mausay siyang magsalita ng 7 wika. So bukas doon ang puso ni Rizal para sa sino man, marami siyang maging talino, mahusay siya sa pagguhit at pagsalubong sa bagay-bagay na wakas. So dito makikita rin, no, yung kanyang pagkakapareho dito sa kanyang sinulat ng dalawang akda, no, kung saan sa pagbalik ni Techo dito nga sa Japan, nag-isa siya sa mga membro ng lower house, no, ng kanilang gobyerno. So dito siya dito pinagtanggol niya, no, ang karapatan ng pantao, no. At dito makikita din natin yung political novel na parehas, no, na sinulat at halos kahuwing niya itong Storm Over the South, no, of the Sea ng ka-resemblance, no, ng No Limit ng Heaven. O sa Japanese, ito ay Nankai no Daihairan. Ang kabila naman, yung Big Ocean, na sinulat niya rin na resembles naman kay El Filibusterismo, ay yung O Unobara na tinatawag na kanyang ginawa doon sa pagre-resemblance, no, sa nobelang Nodi at El Filibusterismo. So si Techo ay namatay ng 49 na taong gulang, no, siya ay dahil sa sakit, no, na atake sa puso noong Pebrero 1896. So that will be the end of our discussion for this day. Thank you.